Good day mga sir, mga LTO officer and mga police officer na to, mga botan sir, maing buntag, maing gabi, pasensya na. Naalang ko ipakita nga video regarding sa top box topic which is nag-interview sa 91.5 Brigada News FM ngadto kay LTO Region 11 Benjamin Antonio Jr. Question there is sir, top box. Need jud ba iparehistro ang aftermarket nga top box? Maskin klaro sa balaod nga walay appeal ang mga aftermarket top box. Delivery top boxes? No ma'am. Ang hingan lang nga rehistro? Ma'am. Masigili lang inform ang uban, will inform ang uban. No? Basta commercial, no, katong ginatawag ng aftermarket, no need na iparehistro ang top box nga aftermarket. Basta gipalit na sa gawas. Ang ato iparehistro katong custom-made top boxes. Pero, kanini ang basin o nga, huwag na ay gabaligya pero top box niya nga wala na lang na siguro na na monitor sa DTI or sa mga agency na dapat ana. Ang dapat yun, ang top box is designed for motorcycle ha. O niya, na siya ay maximum capacity of 2 full face helmets nga pwedeng masulod. Mm-hmm. Yang kondisyon niya, ang ako itao na to sa motor, dapat securely attached to the motorcycle. Kasi yung pagdagal sa motor, gango-hango na yung top box. Okay sir, naapatay ka na po sa nilay. Custom made, kato ma'am, pag custom made, like kato mga fast food delivery boxes, kanap, dapat yun na ay permit. Sige pa. Okay sir. Sige sir, galing lang kayo, bigay yung kana sir, clarification sa top box. Kapag gipalit siya aftermarket and dili siya custom made, wala siya ay permit niya kailangan. But if custom made na siya, imong gipawelding lang, imo lang gihimo-himo sa imo ang sarili lang, it should have a permit. So muna ang clarification sir sa top box. Daghang salamat.